What is up guys? So, Lian's Vlog, nagbabalik si Katulis. So, for today's video ay... mga Katulis, meron akong binili dito. Which is itong clutch shoe ng JBT. Ayan. Ito yung ilalagay natin ngayon sa panggilid natin. And then, bumili rin ako ng... tawag dito. Ng torque drive nut. Ito. Kasi medyo na low spread yung torque drive ko. Mahirap na ikabit. Kaya bumili na lang ako ng bago. Ayan. Yung last time na vlog natin, nagpalit tayo ng all stock na pulley. Dahil nga malakas kumain ng bola yung previous natin dahil din sa back plate. So ngayon, all stock to. Ito lang yung papalit natin. Check natin kung maganda ba tong JBT na clutch shoe. Ayan. Pang... yan, clutch shoe for NMAX Aerox Click M3. Pero pwede ito sa Click. Shopee ko lang ito nabili. So, nabili ko siya for only 810 pesos. And then, ito, nabili ko naman ito sa Shopee din for only 140 pesos. Ayan, genuine Honda siya. Made in Japan. Ayan, yan yung code niya. Ito. So, bago natin simulan to mga katulis, kung bago ka lang sa aking channel, please like, comment, and subscribe. And click yung na rin yung notification bell para updated ka once na meron tayong bagong upload. And also, follow nyo my Facebook page and TikTok. So, minsan din ako nag-update ng mga memes and balita sa akin. So, gawin na natin to. And may singit ko lang mga katulis, meron na pala akong sticker. Available na ulit ang aking sticker. Ayan, so, ano siya? Ang sukat nito mga katulis is 1.6 by 2. Ayan, maliit lang siya compared dun sa dati. And matte finish na siya at saka die cut na rin siya. Ayan, ganyan niya. Ito yung bago ngayon. Ayan. And ito yung dati. So, confirm nyo din sa dati sa mga meron dyan. Ayan, ganyan na lang siya kaliit ngayon. Kasi mas nakitan ako pagka... maligit eh. So, shoutout nga pala kay Craft and Pat kasi sa kanya ko pinagawa to and nagawa naman niya yung gusto ko mangyari sa sticker ko. Ayan. So, shoutout. Lagi ko na lang dyan sa description yung kanyang IG, Shopee, tsaka yung Facebook page niya. Tsaka yung email niya para if ever na kayo ay motovlogger or gusto niyo rin magpagawa ng logo, PM niyo lang siya. Ayan. Gumagawa siya. Meron siyang Shopee account sa mga malalayo. So, games. Gawin na natin to. So, sa mga gagamitin natin tools, para mas mapadali ang buhay natin, gagamit tayo ng impact wrench. And itong special tools na size 39mm na socket wrench para mabaklas natin yung torque drive nut. And T-wrench na size 8mm para mabaklas natin tong CVT cover. Tsaka extension, yan, extension. And size 19mm na socket and 22 para naman to sa pulley and... sa clutch lining. So, baklasin muna natin mga katulis. Alright! Gamitan natin ng 19mm tong Torque drive. So kaya pala magpapalit na ako ng lining mga katulis kasi almost 3 years na din itong nakakabit sa akin itong stock na lining. At kung mapapansin nyo, napaka nipis na. Ayan o, manipis na siya. So nag-i-slide na rin siya. Ang hirap na din niyang gamitin kasi dumudulas na yung bell pag ano. Kaya bumili na rin ako ng bago. 22mm sa pulley. Ito naman yung kain ng ano natin, oh. Pangit. Di bago kasi. Di ba last time nung nagpalit ako ng pulley, hindi rin ako nagpalit ng bola noon. So yung puro kanto na bola, yung pa rin yung ginamit ko kasi hindi pa ako nakabili. Kaya ito yung result niya. Ayan, sa drive base to.
Ano, hindi siya dumudulo. And dito siya nag-i-start yung belt. Yan. Pero okay lang yan. Hindi ko naman muna pinapriority yung ganyang ano, top speed. Yan. Pulin natin. Boom! Sobrang finish. Parang brand new. So mga katulis, dito na tayo magpo-focus ngayon sa ating clutch shoe. Papalitan natin itong lining natin. So bago nyo mabaklas itong clutch, itong torque drive nut, kailangan nyo ng 39mm para mabaklas siya. Yan. Special tool to. So nabili ko yan sa Shopee for only 240 yata. Itong tools lang na to. Yan. So okay kasi nakompleto din kayo ng gamit para hindi kayo mamang problema. Tapos kapag babaklasin na to, bigyan nyo ng puwersa. Tapakan nyo yan. Para hindi siya pumalikwas kasi tatarsik yan pagka natanggalan natin itong nut na to. Ito yung papalitan natin mga katulis. Ito yung luma ko na torque drive nut. Ayan. Ayan. Ito yung luma. Ito yung bago. Ayan. Same lang naman ng sukat. So ngayon mga tol, ito natanggal na natin yung kanyang clutch lining. Bali ang tatagalin na lang natin dito. Ito. Ito lang yung kukunin natin. Tapos, ito lang yung tatanggalin natin. Yung clutch shoe lang. Ayan. So, first thing na gagawin natin, tanggalin natin itong circlip na lock. Ayan, gamitan lang natin ng clutch screw para matanggal natin. So, mga katulis, para mabaklas natin yung circlip. Kasi muna natin. Tabi nyo lang kasi baka mawalaan nyo. Mahirap pagka nawala yan. Maghahanap pa kayo sa mga bolts and nuts ng circlip nakapres ng sukat na ito. So, ngayong tanggalin natin yung circlip niya, tatanggalin naman natin itong kanyang backplate. So, ako, hindi ko na sinusungkit to. Iba kasi ginagawa, sinusungkit. Pero yung strategy ko kung paano ko tatanggalin to, ganito ginagawa ko. Ganyan. Yung kanto ng backplate na ganyan ko na lang. Ayun, aangat naman yun. Diba? Kaysa sungkitin nyo, baka madisalign pa yung backplate nyo. Pibili pa kayo ng bago. Kunin lang natin itong spring. And open natin. Yan. Tapos baklas. Ito na yung pinakapapalitan natin. Pero mga katulis, kung ako tatanungin, kung magpapalit kayo ng clutch shoe, mas okay kung stock pa din yung ibabalik ninyo kasi matagal mapudpod ang stock kaysa sa aftermarket na ano. Ito naman kasi sariling desisyon ko lang to. Nagustuhan ko siya kasi tingnan nyo, bubuksan ko. Ito. Ang nagustuhan ko dito sa JBT, actually, madami akong choice eh. Pero ang nagustuhan ko kasi sa kanya, ayan, kapag pinag-compare ko yung stock sa lining ng JBT, ganyan siya kahaba. Ayan. Ito, malayo yung kanyang kain. Ayan o, makikita nyo naman, di ba? JBT, simula dito, hanggang dito, stock. Dito, hanggang dito. So, malaki yung space ng lining. So, yung mga ganito, tendency niyan, malaki din yung kain niya sa bell. So, mas mabilis siyang kakapit.
So mas maganda to kung naka-regroup bell ka na or naka lighten bell ka na. So wala pa kasi tayong budget kaya yung stock pa din ng binili ko. Mahal kasi, 800 pesos na bili ko to sa Shopee. So ilalagay ko na lang dyan sa description yung link ng pinagbilhan ko nito. So dito natin siya ikakabit. So bago natin ikabit, linisin muna natin and lagyan natin ng konting grasa. Alright, let's go. So ngayon mga katulis, bago natin ilagay yung JBT na clutch shoe, lagyan muna natin siya ng konting-konting grasa. Konting-konti lang para maganda yung play nung lining natin. So okay kung ilalagay nyo high temp lagi. Okay, maglalagay ng hindi high temp kasi may lining. Yan, JBT. Install. Ganda. Install. And install. So, ang gagamitin ko pa rin naging ba ito? Parang matigas ah. Sabi na yung magiging tura niya. Sa araw. Ayan na. Tapos, ito na yung tsura niya. Ayan, ganyan na siya. Labas na, diba? Ito, labas na sa gilid. Ibitan natin yung spring. Tapos, salpak na natin. Hindi naman kayo malilito pagka nag-ano kayo na ito, ng spring. Kasi, hindi, kapag ka nagkamali kayo, dapat itong mahabang spring na to, dito yan sa kaliwa. Pero pagka ito yung may clean spring yung nailagay nyo dito, hindi nyo maabot yan. So, dito, yung mahabang dulo, sa kaliwa talaga yan. Silain nyo lang. Long nose or Phillips screw, kung sa kaysa nai. Tapos, silain nyo lang pag ganun. Sayang, wala kasi akong action camera ngayon eh. Para maipakita ko sana sa inyo yung performance. So, yan na siya. Tapos, yung backplate. Backplate, wala namang ano to. Harap at likod, pares lang naman yan. Tsaka normal lang na kinakalawang to. So, huwag kayong mailang kung palitin na ba to or ano, kasi normal lang yan. Dito, pagka kinabit nyo na yung backplate, siguraduhin nyo lang na lalabas yung gatla sa bawat poste nya. Ayan, para may paglagyan yung sear clip natin. Ayan. Hindi naman kailangan na sobrang lakas ng pokpok. Ayan mga katulis, kapag lumabas na yung gatla, ayan, pwede nyang ibalik tong sear clip, tong maliit. Ako, kapag naglalagay ako na itong sear clip, plies lang ang kailangan ko. Dapat hindi gumagalaw yan kapag nilagay ninyo. Kasi matatanggal yan. Kapag natanggal yan sa loob, ikot na, magbabaklas-baklas. Kaya make sure nyo lang na tama yung pagkakakabit ninyo. Yan. Okay na mga katulis. Ready to install. Yun yung JBT natin. Spring ko all stock, pulley ko all stock. JBT lang ang naiba. At saka itong torque drive nut. So, lock lang naman to. Balik na natin siya. Ayan, torque drive. Balik na natin mga katulis. Spring, stock spring. Ayan, 800.
And yung ating lining pero sa pababa. Ito na yung bago kong torque drive nut. So ayan mga katulis, okay na. Na-install na natin siya, kabuuan niya. So ready to install na to. Tapos soon magpapalit tayo ng bearing. Needle bearing natin dito sa ating torque drive. Papalitan na din natin niya kasi maingay na. Pagka ginanun ko, sobrang gaspang na niya. So kailangan na talaga ng maintenance ng bearing na ito. Kapit na natin. Itong backplate natin ay palitin na din. Ay backplate tuloy. Slider piece. Sobrang luwag na lahat. Yan. So, ma-inam talaga na chine-check up natin talaga lagi yung motor natin para malaman natin kung ano yung mga cost. And, para maagapan din natin agad. Then, yung ating pulley. Ito, wait na natin. Yan. Tapos yung ating bushing. Where are you? Yan. Natin. Balikin natin dito. Makain na. Balikin natin. Magiging re-remind sa inyo, pagka naka-impact wrench kayo, huwag nyo re-rect na baril agad. So, sara nyo muna dito, kita nyo, bago nyo siya barilin. For safety purposes, para hindi masira yung tread ninyo. So yun mga katulis, finally natapos na natin yung ating pagkakabit ng clutch shoe ngayon na JBD dito sa ating panggilid. So finally okay na. So for today's video, hanggang dito na lang muna. At kung may natutunan ka dito, maraming salamat. Bigyan mo naman yan ng like at mag-comment ka rin at mag-subscribe ka na rin kung may idea or question ka dito sa vlog natin for today's video. So yun, so hanggang dito na lang muna ating vlog at kung may natutunan ka, subscribe ka na dyan. Give thanks sa baba din, no? So, salamat kay YouTube kasi eligible na tayo sa pagbibigay ng pasasalamat sa inyo sa pagsuporta. So, ayan. Ganito na lang ating vlog. Lian's out. Bye.